Dear Kuya Bono, hindi po ako taga Claveria, Cagayan. Taga Cagayan po ako pero hindi pa taga Claveria. May dagat din sa amin pero hindi Claveria. Nagtataka siguro kayo kung bakit ganito ang bungad ng kwento ko, Kuya Bono. Ipapaliwanag ko po later on. Pero babati muna ako sa iyo at sa lahat ng mga kagaya kong solid kahugot. At dahil sa solid ako at nung pang-college ako ay listener mo na ako, magiging prangka ako, Kuya Bono. Sasabihin ko kung anong ayaw ko sa programa mo. Ayoko po ng mahaba at paligoy-ligoy na intro. Nakakainip po kasi. Nagpadala po ako ng kwento sa iyo noong April 2021, Kuya Bono, pero hindi niyo po binasa kasi sobrang iksi lang pala noon. Sorry po kung tatanga-tanga ako dahil meron palang video sa bawat dulo ng DKB story na nagsasabi kung paano o yung mga guidelines sa pagsusulat ng kwento. Kapag po kasi tapos na yung kwento, next story na ako. Hindi po ako nakakarating sa dulo kasi may shoutout portion pa at hindi naman po ako mahilig magpa-shoutout. Mga kwento lang po talaga ang dahilan kung bakit love na love ko noon pa ang programa mo. At ayun na nga, nagamit ko na naman ang salitang love na dati ay kinaiinisan ko. Love kasi ang tawagan namin nung pangalawang boyfriend ko. Pero paglaon, ang salitang love ay nakakasakit na lang. Anyways, Kuya Bono, umabalik tayo sa issue tungkol sa Claveria. May narinig kasi akong kwento. Sige po, sasabihin ko na kung kaninong kwento. Part 2 ni Rigo. Actually, pati po part 1 ay napakinggan ko. Isa ako sa mga nagrungaab o umiyak ng malala sa last part ng kwentong yun ni Rigo. Kasalanan mo, Kuya Bono, kasi dalang-dala ka din sa kwento. Ako kasi yung konting piyok mo lang, Kuya Bono, yung parang maluluha ka pa lang, ako lumuluha na. Anyways, yung best friend ni Rigo na itinago niya sa pangalang Vincent, na tatawagin ko na lang ding Vincent dito sa kwento ko, ay ang lalaking minahal ko. Okay, let's say, Kuya Bono, na hindi ako 100% sure na ako talaga yung tinawag niya sa pangalang Mia, kasi hindi naman Mia ang pangalan ko. Naunawaan ko naman kung bakit kailangan gumamit ng ibang pangalan si Rigo dahil wala siyang pahintulot na i-extra niya ako sa kwento niya. At totoo din na na-meet ko si Rigo noong magbakasyon ako ng mahaba dyan sa Pilipinas. Totoo din na na-conscious ako nung kaharap ko siya kasi iba siya sa personal, Kuya Bono. Malakas talaga ang dating niya. Sinabi din niya kasi sa part 2 ng kwento niya na na-meet niya ang ex ni Vincent na OFW dito sa Hong Kong. Eh ako, OFW ako dito sa Hong Kong, Kuya Bono, matagal na. At kaya siya nandun sa bahay ng ate ko dahil birthday ng pamangkin ko na inaanak ng kapitana na tinawag niya sa pangalang Lira. Babae ang kapitan namin hanggang ngayon, Kuya Bono, pero ulitin ko, hindi kami taga Claveria. Doon sa part na nagkwento yung tinawag na Ate Lira kay Rigo patungkol sa akin, yung pagkakasabi niyang eksaktong ganito, pinakinggan ko ulit talaga, Kuya Bono, para hindi ako magkamali. Ganito ang eksaktong pagkakasabi niya sa kwento. Mabait yung si Mia. Hipag kong hilaw yun kasi sila ni Vincent noon. Kaya lang, nagloko naman si Vincent. At nung maaksidente siya, tuluyan na silang naghiwalay. Napakasimple ng pagkakasabi, Kuya Bono, hindi ba? Napahapyawan yung kwento namin ni Vincent. Ang kwento na hanggang ngayon ay nakakasugat pa rin sa puso ko. Eh
Hindi si Vincent ang first boyfriend ko, Kuya Bono, pero siya ang first love ko. Nakilala ko siya nung bakasyon, nakatatapos lang namin mag-graduate sa elementary. Bakasyon noon at siya ay nagbakasyon sa atin niyang noon ay barangay secretary pa lang namin. Kilalang kilala ang atin ni Vincent sa barangay namin, Kuya Bono, dahil liban sa maganda siya ay mabait pa talaga. Konsehal naman si Papa noon kaya madalas ting magtungo ang atin ni Vincent sa bahay namin. Noong mamatay nga si Papa, natatandaan ko pa na atin ni Vincent ang nagbahay-bahay para manghingi ng abuloy sa mga kabarangay. Pero that time na una kong makita si Vincent ay buhay na buhay pa ang Papa ko kasi siya nga ang tumukso sa akin nung tinititigan ko kasi si Vincent habang naghihintay sa binibili niyang sorbetes. Uy, sobra titig mo sa batang yun ah. Crush mo ba? Uy, dalaga na siya. Tukso pa sa akin ni Papa noon. Napalingon ako sa kausap ni Papa noon na matanda din at nakatawa kasi ito kaya napahiya ako. Isiniksik ko tuloy ang mukha ko sa likod ni Papa. Pero totoo Kuya Bono, crush ko na kaagad si Vincent noon kasi mapogi talaga siya. Malinis pang tingnan, hindi gaya ng ibang batang madungis. Alagang-alaga kasi siya ng ate niya, eh malinis si Cap talaga. Sige na nga Kuya Bono, tawagin na rin natin siya sa pangalang Kapitana Lira. Total ay 99% sure naman talaga ako na ako yung Mia sa kwento ni Rigo. Si Ate Lira, para niyang anak si Vincent. Kasi 8 silang magkakapatid. Si Ate Lira ang pangalawa sa panganay, si Vincent ang bunso. Totoo din Kuya Bono na taga Ballesteros talaga sila at nakapag-asawa lang si Ate Lira ng taga dito sa amin na tinawag ni Rigo sa pangalang Kuya Dodong na malapit naman sa katotohanan. Bawasan mo lang ng 2 letra, yun na ang pangalan ni Kuya Dodong. Pero teka lang Kuya Bono, parang nagtutunog Marites na yata ako. Sa totoo lang, hindi pa ako Marites. Pag umuwi nga ako, sobrang dalang kong lumabas ng bahay. Hindi dahil sa takot akong umitim kasi dati naman na akong maputi, kundi dahil mahiyain talaga ako Kuya Bono at hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin ako sa salitang maputi lang naman yan. Totoo naman Kuya Bono na hindi ako kasing ganda nung napangasawa ni Rigo. At yung kapitbahay ni Nakap na tinawag ni Rigo sa pangalang Angela o Ella. At yun talaga ang pangalan niya. At siya talaga ang maganda Kuya Bono. Kaklase ko siya nung elementary. Akala ko nga dati tomboy ako eh kasi gustong gusto kong pinagmamasdan ang mukha ni Angela nung grade 6 na kami. Hanggang 3rd year sa high school. Balbon pa kasi si Angela. Nung 2nd year kami, may bigote siya. Manipis na manipis lang, pero bagay sa kanya. Morena siya Kuya Bono na makinis at ang pungay ng mga mata niya. Yung kilay niya, ang ganda-ganda ng pagkakatubo. Yung pilik mata niya, hindi gaanong mahaba pero malalantik talaga. Buti ka mo nung mag-graduate kami ng elementary, nakita ko si Vincent at nagka-crush ka agad ako sa kanya. Kaya noon Kuya Bono ay masaya pa ako dahil napatunayan ko na hindi pala ako tomboy. Kaya lang, noon ko din unang naranasan yung hirap ng pagiging babae kasi hanggang tingin lang ako sa crush ko.
Napansin naman ako minsan ni Vincent noong bakasyon na yun kasi nagkataong bumibili ako sa tindahan. Siya kasi lamutit talaga, Kuya Bono. Lamutit po ang tawag namin sa taong kain ng kain. Si Vincent kasi noon, tuwing makikita ko, may nginunguya. Natatandaan ko pa nga ang binili niya noon eh. Nung magkasabay kami sa tindahan, hindi pa kasi naibibigay yung binibili ko, nagsalita na siya at sinabi na kung anong bibilihin niya. Ate, cheapy nga, isa. Ate talaga ang tawag niya kay Tito Mulong kung bakla. Ay, wait lang, Pogi ha. Pagbentahan ko muna si Bawang. Malanding sagot ni Tito Mulong sa kanya. Bawang kasi ang tawag nila sa akin noon, Kuya Bono, kasi sa bawang daw ako pinaglihi kaya maputi ako. Sabi lang nila, pero ngayon kasi ay hindi na ako naniniwala sa mga lihi-lihi na yan. Dahil ang first baby ko, Kuya Bono, ay pinaglihi ko pa kay Chayun Woo ng Astro. Pero ang isinilang ko naman ay kamukha ni Dagul. Si Vincent pinaglihi daw sa Santo Niño. Kaya napaka-cute talaga niya noon. Nalaman ko lang ito nung nanliligaw na talaga siya sa akin. Bakasyon din noon, Kuya Bono, at katatapos lang namin ng third year sa high school. Tuwing summer kasi noon, Kuya Bono, ay sinusundo siya ni Kuya Odo na asawa ni Kapitana Lira. Kahit binata na noon si Vincent, ayaw ni Ate Lira na magbiyahe si Vincent ng mag-isa. Mahal na mahal talaga niya ang bunsong kapatid niya. So tuwing bakasyon noon, Kuya Bono, ay nakikita ko si Vincent. Pero ang unang pagkakataong nagkahulian talaga ang mga mata namin ay katatapos namin ng second year. As in, nagkatitigan kami, Kuya Bono, kasi noon ay binabantayan ko ang pamangkin ko na naglalaro sa harap ng gate ni na ate ko. Duman noon si na Vincent para mag-basketball sa community center namin. Malayo pa lang ay nakatingin na ako sa kanya. Iniwas ko lang kunwari ang tingin ko nung malapit na sila. Pero noong nasa tapat ko na sila ay napalingon ulit ako sa kanya at siya ay dati na palang nakatitig sa akin kaya't ayun, nagkatutok ang mga mata namin. Naghuhumiyaw ang puso ko noon, Kuya Bono. Kinagabihan, paulit-ulit kong nire-refresh sa imagination ko ang gwapo niyang mukha at ang maganda niyang matang nakipagtalik sa mga mata ko. Kaya lang agad din akong nasaktan, Kuya Bon, nung malaman kong nanliligaw na si Vincent kay Angela na kapitbahay ng ate niya. Nasaktan ako pero ang bilis kong tinanggap ang pagkatalo kasi wala akong laban kay Angela kung pagandahan at patalinuhan ang usapan. Sobrang daming nagkaka-crush kay Angela sa school namin samantalang ako, isa lang. Si Franklin lang na negrong-negro. At kaya lang daw niya ako gusto ay dahil maputi ako. Sabi ng mga friends ko noon, sinabi daw ni Franklin na ako ang gusto niyang mapangasawa para daw ang magiging anak niya ay kulay krema. O kulay ng kaping may gatas kasi kape daw siya, puro. At asukal naman ako. Hindi sa nilalait ko ang mga maiitim, Kuya Bono, kasi sa totoo lang noong college ako, mga moreno ang mga crush ko. Sa mga artista noon, patay na patay ako kina Denzel Washington, Charlie Barnett at syempre Will Smith. Nauumay ako sa mapuputing lalaki noon, Kuya Bono. Ayun no, naumay daw sa lalaki. Kidding aside, nababaklaan ako noon sa mga lalaking mapuputi. Perfect talaga sa akin noon ang kulay ni Vincent. At nung makita ko si Rigo for the first time, sabi ko nga iba talaga ang dating niya. Kasi hindi lang dahil moreno siya kundi dahil guwapo talaga. Pero hindi naman papahuli sa pagwapuhan si Vincent at ngayon pa lang talaga ako nakakapagrason sa mga marites nung fourth year kami sa high school na nagsabing kaya ko brinig si Franklin dahil nakatagpo ako ng gwapo na bago ko lang kakilala pero sinagot ko kaagad
at pinagmukha kong kawawa si Franklin. Kaklase namin si Franklin, Kuya Bono, at kabiroon namin siya sa classroom. Madalas siya akong pinagtitripan noon. Mahal ang tawag niya sa akin kahit na hindi naman kami. Hanggang sa isang araw, sabi niya pwede daw bang maging kami kahit kunwari lang. Sagutin ko daw siya kahit kunwari lang. Third year high school kami noon, Kuya Bono, at iyon noon ang panahon na nilalabanan ko yung sakit na nadarama ko dahil nalaman kong kay Angela nga nanligaw si Vincent na crush ko. So parang trip-trip lang talaga yung pagsakay ko sa trip ni Franklin, kaya pumayag ako. Sa akin trip lang, pero sa kanya pala, seryosohan dahil totoong gusto niya ako. Guwapo naman si Franklin, Kuya Bono, kaya lang negro lang talaga. Gusto kong umiwas noon kay Franklin nang malaman kong totoong in love siya sa akin, kaso paano ko siya maiiwasan? E kaklase ko siya. Isa pa, masyado siyang makulit. Kapag hindi ko siya pinapansin, lalo lang niya akong kukulitin. E ayoko pa namang may nangungulit sa akin kasi sinasabi ng ibang babae sa classroom na nag-iinarte ako, e hindi naman ako maganda. Maputi lang naman daw ako. Kaya kapag kinukulit ako ni Franklin, ngingiti na lang ako para tumigil na siya. Pero bago pa kasi sumapit ang bakasyon, panahon na ng exam nung pagnakawan ako ng halik ni Franklin sa lips ko. Smack lang naman, Kuya Bono, pero nasampal ko talaga siya dahil sa pagkagulat ko. Pero pagkatapos nun ay umiyak ako. Conservative naman talaga kasi ako, Kuya Bono, at pati yung mga kapatid ko, lalo na yung panganay namin na nahawakan lang ang kamay niya nung manliligaw niya ay pinakasalan niya na dahil pakiramdam daw niya ay naisahan na siya. At ako noon dahil nahagkan na ako ni Franklin, pakiramdam ko din ay nadungisan na ang pagkababae ko. At nung kausapin ako ni Franklin na totohanin na kasi namin ang relasyon namin, ewan ko naman kung bakit pumayag naman ako. Kaya si Franklin, Kuya Bono, ang first boyfriend ko. Kaya lang nung bakasyon na ni na Vincent, sa private school kasi siya nag-aaral sa kanila at mas maaga silang nag-closing noon. Si Ate Lira, kinausap niya ang papa ko at nagpaalam siya na gusto daw nga akong ligawan ni Vincent. Tinanong naman ako ni papa kung gusto ko. Close kasi kami ni papa, Kuya Bono, at wala akong sekreto sa kanya kaya sabi ko, "Oo papa, crush ko yun eh. Matagal na." Kaya lang, Kuya Bono, ay para kasing na-blackmail ako ni Vincent noon. Pangalawang gabi pa lang niyang dumalaw sa bahay, ang sabi niya, "Gusto mo din ba ako, Ami? Kasi kung ayaw mo sa akin, kay Angela na lang ako liligaw ulit." Last year pa siya nanliligaw kay Angela, Kuya Bono, pero si Angela kasi ayaw pa talaga niyang magka-boyfriend noon. Nakataon lang noon ang atensyon ni Angela sa pag-aaral niya at sa nanay niyang may sakit. Kaya lang kasi incoming fourth year na kami noon at naisip ko na baka magbago na rin ang isip ni Angela kasi nga dalaga na kami. At oo, Kuya Bono, may takot ako noon na kapag hindi ko pa sinagot si Vincent, baka sagutin na siya ni Angela. Kaya ang nangyari, nung gabing yon na pangalawang gabi pa lang ng pag-akyat ni Vincent ng ligaw sa akin, ang sabi ko sa kanya, "Pag-isipan ko muna, Vincent. Bukas ng gabi, malalaman mo ang sagot ko." Pero ang totoo, Kuya Bono, ay etos ko lang yung pag-iisipan ko muna kasi nag-review lang talaga ako nung gabing yon kasi examination week nga namin. Hindi ko talaga pinag-isipan na sagutin siya kasi 4 na taon ko na siyang crush. Natigilan na ako saglit noong maisip ko si Franklin.
Kaya lang, dati na ay alam ko na sa pag-ibig dapat dun ka sa mahal mo. Kinabukasan nga ng gabi, Kuya Bono, ay sinagot ko si Vincent. Then kinaumagahan, last day ng exam ay nakipag-break na ako kay Franklin. Pero nabash agad ako ng mga kaklase ko. Nakakita lang daw kasi ako ng gwapo, iniwan ko na kaagad si Franklin. Hindi ako nag-explain sa kanila, Kuya Bono. Mahina lang kasi talaga ang boses ko at magmumukha lang akong kawawa kapag nakipagsagutan ako sa mga kaklase ko para idepensa ang sarili ko. Besides, naisip ko, bakit ko kailang mag-explain sa kanila? Eh ilang araw ko na lang naman silang makakasama dahil gagraduate na nga kami. Wala akong sinalihan sa mga special numbers na ipapalabas sa graduation namin kaya nung tapos ng exam, hindi na ako pumasok. Huling practice sa graduation na lang ang dahilan kung bakit nagpunta ako sa school pero kasama ko noon si Vincent. Pinagtitinginan siya ng mga kaklase ko tapos susulyap sila sa akin tsaka ako iirapan. Napapangiti na lang ako noon sa loob-loob ko. Pero nung masulyapan ko si Franklin, hindi ko rin naiwasang makonsensya dahil ang lungkot ng mukha niya. Noong mismong araw ng graduation namin, birthday ng mama ni Vincent kaya umuwi sila ni Ate Lira sa kanila sa Ballesteros. Dahil doon ay hindi siya naka-attend sa graduation ko. Noong tapos na ang graduation program, lumabas na kami ng mama ko sa gym. May tumawag sa pangalan ko. Paglingon ko, nakita ko si Franklin na humahabol sa amin. Binati niya ako ng happy graduation at inabot sa akin ng isang regalo. Nag-alinlangan akong tanggapin ang regalong yun, Kuya Bono, pero nakita ko siyang nakangiti. Frank, bakit nagregalo ka pa matapos nung ginawa ko sa'yo? Nakangiti pa rin siya nung sagutin niya ako ng dati ko nang nabili yan. Souvenir mo na lang yan sa akin. Sabi niya tsaka nakangiti pa rin umalis. Bumalik siya noon sa loob ng gym. Sa bahay ko na nabuksan ang regalo niya na siya lang namang nag-iisang regalong natanggap ko noon. Bracelet na silver. Manipis lang at may maliit ding pendant na hugis puso. Kinabukasan nun, Kuya Bono, ay dumating na rin sina Vincent at Ate Lira galing ng Ballesteros. Nagpunta sila sa bahay, may mga dala silang malalaking alimango. Noon ay nasabi sa akin Ate Lira na sa Santiago City mag-aaral ng college si Vincent. Titira daw siya sa panganay nilang kapatid na doon nakatira. Nakadama ko ng lungkot noon, Kuya Bono, dahil hindi pala matutuloy yung dati na naming usapan ni Vincent na sa tugig raw kami parehong mag-aaral. Wala na rin akong nagawa kundi in-enjoy ko na lang ang kokonting araw na magkasama pa kami ni Vincent sa amin. Noong umalis na siya papuntang Santiago, niyakap at nahagkan ako ni Vincent sa labi ko. Hindi yun kagaya ng smack lang na ninakaw sa akin ni Franklin noon kasi yung halik ni Vincent na yun ay maalab at medyo matagal. Nag-enroll ako sa St. Louis University sa Tuguegarao. Kasama ko sa boarding house ang pinsan kong si Ate Lily na noon ay 4th year na sa kursong accountancy na siya ding kursong in-enroll ko. Hirap ako, Kuya Bono, kasi aminado naman ako na hindi ako ganun katalino. Pero natutulungan naman ako ng Ate Lily ko. Wala din akong na-encounter na ibang lalaki noon at okay lang yun kasi may Vincent naman ako. Hindi man kami nagkakasama sa personal pero regular naman kami nakakapag-usap sa pamamagitan ng text. Nagulat lang ako nung sabihin sa akin ni Vincent na lilipat na rin siya ng Tuguegarao.
Hindi daw sila magkasundo ng kuya niyang masyadong disciplinarian kaya lalayasan niya na ito. Nakaisang taon lang si Vincent sa Santiago. Noong sumunod na school year ay lumipat na siya ng Tuguegirao. Bakasyon pa lang noon pero hindi siya umuwi sa atilira niya sa amin. Tinanong ko siya noon kung anong ginagawa niya sa Tuguegirao, eh wala pa namang pasok. Ang sabi niya ay nagtatrabaho daw siya. Noong enrollment na Kuya Bono at saka pa lang kami nagkita na Vincent, isang taon Kuya Bono na hindi ko siya nakita at ang laki ng pinagbago niya. Medyo malaki na ang katawan niya at ayon sa kanya ay nag-gym daw kasi siya. Pero may mga tagihawat na siya. Wala na yung dati niyang napakakinis na mukha. Gayunpaman ay gwapo pa rin siya para sa akin pero hindi na siya kasing gwapo ng dati. Masyado na rin siyang maporma at pati buhok niya ay may highlights na at naninigarilyo na rin siya. May hikaw din siya Kuya Bono sa kaliwang tenga niya at may mga alahas na siya. Nag-enroll siya sa CSU pero irregular student siya. Dahil nag-iisa na ako sa dating kwarto namin ni Ate Lily kasi graduate na siya noon at nagpunta na siya ng Maynila para magtrabaho. Nagkaroon kami ng privacy ni Vincent sa kwartong yun Kuya Bono at muntikan pang may mangyari sa amin. Nakaibabaw na siya sa akin noong sunod-sunod na mag-ring kasi ang cellphone ko. Pero pilit kong inaabot ang cellphone ko. Kaya lang ay dinampot ni Vincent tsaka niya in-off. Nakadama ako ng sobrang hapdi noong nagtangkang pasukin ako ni Vincent kaya't naitulak ko siya. Sabi ko, tsaka na lang, hindi pa ako ready sa ganung bagay. Noon ay inopen ko ang cellphone kong pinatay ni Vincent at noon ay nabasa ko ang text ng ate ko na nagpagguho sa mundo ko. Naaksidente daw si Papa at nasa morgue na. Iyon so far ang pinakamasakit na pangyayari sa buhay ko, Kuya Bono. Ang biglang pagkawala ng papa ko. Ayoko nang mag-aral noon pero nag-usap-usap ang mga kapatid ko na magtutulong-tulong sila para sa pag-aaral ko. Naibenta nila ang isang ektaryang bukid na natira mula sa mga bukid na pinaghati-hatian nila kaya't maayos pa naman akong napagpatuloy ng second year ko sa college. Kaya lang noon ay naging magulo na ang relasyon namin ni Vincent dahil ang dami niyang ginagawa na hindi ko gusto. Mga gawaing ayaw na ayaw ko. Sumasali siya sa mga male pageants, Kuya Bono. Kahit sa mga baryo-baryo lang na bikini open, pinapatulan niya. Minsan ay napanood ko siya saglit. Hindi ko natagalan, Kuya Bono, dahil nalalaswaan talaga ako. As in, kakapiranggot na lang kasi ang saplot niya doon sa parting yon ng katawan niya. At kapag po-pose pa, akala mo macho dancer sa gay bar. Kinabukasan nun Kuya Bono, nagpunta ako sa boarding house niya para kunin ang mga damit niya. Ako kasi ang naglalaban noon ng mga marurumi niyang damit at nadatnan ko siya sa kwarto niya na may katabing bakla. Pareho pa silang tulog noon. Kinagabihan, nung ihatid ko ang mga damit niya, nandun pa rin yung bakla. Ipinakilala pa niya sa akin, manager daw niya. Manager? Manager saan? Sa mga pageant. Sagot niya, pero nilayasan ko siya kasi ako ang naaasiwa na tatlo kami sa kwarto niya. Sa text ko, Kuya Bono, ay pinilawanag niya sa akin na wala daw siyang natatanggap na suporta mula sa mga magulang at mga kapatid niya kaya kailangan niyang dumiskarte para makapag-aral. Sana daw huwag ko siyang pandirihan. Sinikap ko, Kuya Bono, ang hindi mandiri sa kanya.
Inunawa ko kasi mahal ko nga. Kaya lang yung nakita ko, nahuli ko sila ng baklang yun na naglalaplapan, hindi ko na yun na-take. Si Vincent noon, siya pa ang galit. Bakit daw ako sumusulpot na lang bigla sa boarding house niya na hindi muna ako nagsasabi sa kanya? Ang sagot ko, sinadya ko talaga para makita ko ang dapat kong makita. Nakakadiri ka, Vincent. Kinikilabutan ako sa mga ginagawa mo. Amin naman, pinaliwanag ko na sa iyo, di ba? Kailangan kong gawin to para makapag-aral ako. Hindi ko siya sinumbatan, Kuya Bono. Hindi talaga kasi ako sanay sa komprontahan, sagutan, debate o argumento. Nilayasan ko siya pero pagdating ko ng boarding house ko ay nakagawa ako ng isang bagay na pinagsisihan ko. Tinext ko siya at nakipag-break ako. Hindi na rin ako nakapagpatuloy ng pag-aaral dahil naging dahilan na ako ng bangayan ng mga kapatid ko. May ilan kasi sa kanila na hindi na kayang magbigay ng contribution para sa pag-aaral ko. Isa pa, wala na rin noon si Vincent sa Tugigiraw. Noong mga huling araw ng second year ko sa college, pinuntahan niya ako sa boarding house ko. Humingi ng tawad at nagpaalam. Pupunta na daw siya sa Maynila at doon na siya mag-aaral. Hindi na kami noon, Kuya Bono, pero nagte-text pa rin kami paminsan-minsan dahil nakatengga na lang ako noon sa bahay namin at sobra akong naiinip. Maliit lang kasi ang bahay namin ng mama ko noon kaya naman walang masyadong gawain. Kain, tulog, manood ng teleserye sa gabi. Yun lang halos ang ginagawa ko kaya naman kapag hindi pa ako inaantok ay hindi ko malabanan ang sarili kong huwag i-text si Vincent. Noon pa lang ay naikwento niya na sa akin ng ka-roommate niyang taga Pampanga na gwapo daw pero inosente. Yun si Rigo. Noong pagtuntong ko ng edad na 20, Kuya Bono, ay nag-Hong Kong na ako at sinwerte akong makatagpo ng mabait na amo. Masaya ako nun, Kuya Bono, at naging bahagi ng kasiyahan ko ang muling tanggapin si Vincent noong muli siyang manligaw sa akin. Mahal ko pa naman talaga siya, Kuya Bono, at nakita ko kasi sa kanya ang naging katayuan ng isang kuya ko noon na sobra ding nagluko pero kalaunan ay nagbago ng makapag-asawa na ito. Sabi pa kasi ng kuya ko, hindi naman daw habang buhay ang pagiging gago. Ayon kay Vincent noon, nagbago na daw siya at puro aral na lang ang inaatupag niya. Natuwa ako para sa kanya, Kuya Bono, kaya't buong puso ay nagpresenta akong tulungan siya financially sa pag-aaral niya. Pinapadalhan ko siya ng pera buwan-buwan at pakiramdam ko noon ay lalong tumitibay ang relasyon namin dahil umaga, tanghali, gabi ay nagkakausap kami. Hanggang sa magtapos na siya ng kolehiyo, Kuya Bono, at naiyak pa ako nung gabi bago ang graduation niya, may sinulat siyang mensahe ng pasasalamat para sa akin na binasa niya habang magkausap kami sa Skype. Hindi ko napigilan ng mapaluha, Kuya Bono, kasi labis akong naantig sa ideya na dahil daw sa akin ay nakapagtapos siya. Utang daw niya sa akin ang lahat. Ang sabi ko naman sa kanya, mahal na mahal kita, Vincent, kaya handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Kaya lang, Kuya Bono, ay bigla akong na-miss yung mga gabing lagi kaming magka-Skype ni Vincent nung nag-aaral pa siya. Noon kasing makapagtrabaho na siya ay dumalang na yon at naramdaman ko na rin ang pagbabaliwala niya sa akin. Kahit mahal ang load, tinatawagan ko siya para marinig ko man lang ang boses niya, pero madalas ay hindi niya ako sinasagot. Kausapin man niya ako, saglit lang dahil may ginagawa daw siya. Nasasaktan na ako noon, Kuya Bono,
Malakas na ang pakiramdam ko na may iba na siya, pero hindi ko siya kinukumpronta. Hindi ko rin siya sinumbatan, pero pilit ko na lang tinatanggap noon na tuluyan na kaming magkakalabuan. Alam ko kasi kung saan ako dapat lumugar, Kuya Bono. Kahit may utang na loob siya sa akin, ayoko pa rin na yun lang ang dahilan para kumapit pa rin siya sa aming relasyon. May maganda na siyang trabaho, kumikita na siya ng malaki. Nakapaglabas na nga siya noon ng kotse, samantalang ako isang hamak na katulong pa rin. Gwapo siya, maporma at may diploma. Eh ako, maputi lang naman at isa nga lang akong chimay. Oo na, hindi kami bagay. Masakit man pero tinanggap ko, and I swear, Kuya Bono, never akong natuwa. In fact, nalungkot ako ng sobra at naawa sa kanya noong mabalitaan kong naaksidente siya at napinsala ng malubha ang mga paa niya. Gabi-gabi halos noon, Kuya Bono, ay naka-open ang Skype ko, hawak ko din ang cellphone ko at gustong-gusto ko siyang tawagan. Pero nagdadalawang isip ako. Parang hindi ako handang makita siya sa napakalungkot niyang sitwasyon. Makaraan ng mahigit isang taon, Kuya Bono, ay umuwi ako para magbakasyon. Makaraan ng ilang araw, death anniversary ng papa ko, at medyo marami kaming handa. Isa si Ate Lira na noon ay kagawad na sa mga bisita namin, at kahit hindi ako nagtanong kay Ate Lira ay nagkwento siya tungkol kay Vincent. Nandoon daw si Vincent sa isang kapatid nila sa Bulacan para daw malapit lang siya sa Maynila at madali lang magbiyahe kapag check up niya. Naka-wheelchair na lang daw si Vincent at ang laki daw ng problemang idinulot niya sa pamilya nila. Niwala daw natupad sa lahat ng pangako ni Vincent sa papa niya na nabaon sa utang, nagbenta ng bukid at kalabaw para sa pag-aaral niya. Natigilan ako nun, Kuya Bono, dahil ang alam ko hindi siya tinutulungan ng parents niya sa pag-aaral niya. Kaya nga tinulungan ko eh. Hindi na lang ako umimik noon kay Ate Lira, Kuya Bono, kasi hindi ko naman pinaalam kahit kanino ang mahigit 2 taong pagtulong ko noon kay Vincent sa pag-aaral niya. Pero bigla kami nagkita ni Vincent nang hindi inaasahan, Kuya Bono. Isang linggo bago ako bumalik ng Hong Kong, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maisip kung bakit sa lawak ng Pilipinas ay nagkataon pang muli kaming magkita. Dumaan lang ako noon sa bahay ng pamilya ng kaibigan ko si Elsa na DH din dati dito sa Hong Kong, para lang kunin ang special na tinumis at adobong baboy na luto ng nanay ni Elsa. Kasama ko ang nanay ni Elsa na lumabas ng bahay nila dahil dadaanan namin ang kapatid ni Elsa na siyang maghatid sa akin sa highway kung saan ako sasakay ng bus papuntang Maynila. Nasa Sabungan kasi noon ang utol ni Elsa at sa parking area ng Sabungan, Kuya Bono, ay napansin ko na kaagad ang lalaking naka-wheelchair na nagturo sa isang lalaking nakamotor kung saan siya dapat paparada. Kasunod noon ay nakita kong inabutan siya ng lalaking bumaba sa motor ng barya. Pag-ikot ng wheelchair ay nakita ko siya, si Vincent.
Nakita din niya ako at nagulat siya. Imposible kasing hindi niya ako makilala. Saglit siyang napatunga nga. Ako naman, hindi ko malaman kung bakit lumapit ako sa kanya. Ikaw nga, nausal ko pa. Bahagya siyang ngumiti Kuya Bono pero hindi siya nagsalita. Narinig ko ang pagtawag ni Nanay Elsa sa pangalan ko kaya't napalingon ako sa kanya at nakita kong kasama niya ng anak niyang lalaki na maghahatid sa akin sa highway. Nung muli akong tumingin sa harap ko upang maayosan ang magpaalam kay Vincent, ay wala na siya. At nakita kong medyo malayo na siya. Mabilis ang pag-usad ng wheelchair niya palayo sa kinararoonan ko. Ilang buwan lang mula nang mabalik ako ng Hong Kong ay nagka-pandemic na Kuya Bono. Humirap na ang sitwasyon pero naging daan ang pandemic upang mamulat ako ng husto sa mundo ng social media. Kasi halos wala naman ang ginagawa. Noon dumating sa buhay ko ang dalawang lalaking naging bahagi ng buhay ko sa pamamagitan ng Facebook. Sila sina John Hay at Dagul. Si John Hay ay pinsan ng amo kong babae. Hindi sila close pero noong kasing hindi pa pandemic ay nakita niya kami sa Java Road Market. May pwesto doon si John Hay. Saglit silang nag-usap ng amo ko at nung pandemic na nga ay bigla na lang nag-message sa Facebook si John Hay. Medyo maayos naman siya mag-English Kuya Bono kaya't napag-usap kami kahit papano. Makaraan ng isang buwan, isang nakakainit na araw ulit nung wala akong ginagawa kundi magdutdut sa cellphone ko at nakita ko naman ang request message mula sa isang binatang Pilipino. Ang pangalan niya sa Facebook ay Dagul. Ayon sa kanya, yun daw talaga ang palayaw niya, bagay na tinawanan ko pa nung una kasi dati ko na siyang kilala Kuya Bono. Pareho kami ng school nung high school kami. And yes, kababayan ko siya noon pero nasa Claveria na daw sila. Sila, sina Dagul at June Hay ang naging libangan ko ng pandemic. Pareho silang nanligaw pero hindi ko masyadong pinaniwalaan ang sinseridad nila dahil iniisip kong gawa lang ng pandemic kaya't naging masugid sila sa pag-chat-chat sa akin sa Facebook. Gayunpaman ay nasa akin ang pag-amin na pareho ko na silang gusto. Sabi ko noon, isa man sa kanila ay hindi na masamang maging asawa ko kasi that time ay nasa tamang edad na ako para mag-asawa. Ito din yung panahon Kuya Bono na naisipan kong isulat ang kwento ko matapos kong madiskubre ang YouTube channel mo na sobra kong ikinatiwa kasi avid listener mo ako nung college pa ako. Kaya lang yung sulat kong yun kasi ay maiksi lang at bitin pa nga ang ending kasi nagtapos ito na wala pa naman akong lalaking pinipili. Kaya siguro hindi mo rin binasa ang unang sulat ko. Pero sa kwento kong ito Kuya Bono ay mayroon ng magandang ending dahil eto nga, may asawa at anak na ako. Pandemic pa rin nung mapakinggan ko ang kwento ni Rigo, yung part 1, at kaagad ay may kutob na ako na kilala ko yung Vincent na naging kaibigan niya sa kwento niya. Kutob pa lang kasi saglit lang ang naging parte ni Vincent sa story niya sa part 1. Noong magpunta si Rigo sa Visayas para sundan si Raquel, hindi na ulit niya nabanggit si Vincent sa kwento. Noong magbukas ulit ang airport, matapos gumaan ang sitwasyon sa COVID ay sinamantala yun ng mga amo ko.
Dati na kasi silang may booking para sa bakasyon nila sa Europe. Kaya lang ay hindi nila nagamit dahil nagka-COVID nga. Nung magluwag ang pandemic, sinamantala nila ang magpunta sa Europe. At ako naman ay pinauwi muna nila para magbakasyon din. Umuwi nga ako, Kuya Bono, para magbakasyon at para simulan na rin ang pagpaparenovate sa maliit naming bahay ng mama ko. Alam siyempre ni Dagol na umuwi ako kaya't panay ang pangungulit niya sa akin na magkita daw kami. Puntahan daw niya ako sa amin kahit na napakalayo niya. Oo, Kuya Bono, pareho kaming taga Cagayan pero malayo ang Claveria mula sa amin. Si John Hay naman, wala pa ako isang linggo dyan sa Pilipinas. Kinukulit na akong bumalik ng Hong Kong dahil hihiramin daw niya ako sa amo ko. Isasama daw niya ako sa bakasyon niya sa China. Niloloko ko naman siya noon. Sabi ko kung gusto niyang magpakamatay, siya na lang. Kasi ang alam ko noon, marami pang COVID sa China. Isang araw ay biglang dumating sa bahay si Tita Nena. At inaya siyang sumama sa pamamanhikan ng anak niyang si Donnie sa Claveria. Sumama din ako, Kuya Bono, at doon, kahit hindi sinasadya ay nagkita kami ni Dagul. Unang pagkikita matapos ng napakaraming taon. Pagkikitang nauwi pa sa sikretong kasalan. May bahay na kasi sa Claveria si Donnie. Isa siyang teacher doon, Kuya Bono, at sa bahay niya kami tumira nung mamanhikan kami. Isang umaga, nagpa siya akong maglakad-lakad sa dalampasigan sa dagat na nag-iisa. Wala pang tao noon sa dalampasigan kasi napakaaga pa talaga. Pasikat pa lang noon ang araw. Kaya naman ikinagulat ko nung may marinig akong boses mula sa likod ko at sinambit ang pangalan ko. Paglingon ko, isang moreno pero matipunong lalaki ang nakita ko. Si Dagul. Inintay ko siya para maabutan ako. Sabay kaming naglakad hanggang sa marinig ko siyang magsalita. Lately, nagiging totoo yung mga kutob ko. Alam mo ba, Amina, malakas talaga ang kutob ko na magkikita tayo dito. E paano nga, nasabi ko naman sa iyo na pupunta talaga kami dito sa Claveria. Oo, pero maluwang ang Claveria. At hindi mo naman nasabi sa akin kung saang barangay kayo pupunta. Okay, sige na nga. Ano pa yung ibang kutob mo, Franklin? Hindi talaga ako sanay na tawagin siya sa pangit niyang palayaw. Kutob ko rin na sasama ka sa bahay namin. Doon tayo mag-aalmusal para makilala mo ang papa at mama ko. Kutob ba yan o paanyaya? Ngumiti lang siya, Kuya Bono, at ang hindi ko alam ay sa paglalakad namin ay sa bahay na pala nila kami patungo. Mababait ang mga magulang ni Dagul at magandang bakuran nila. Para itong resort talaga. Ibinenta pala nila dati ang business nila sa bayan namin at lumipat sila ng Claveria. Hindi ko dala ang cellphone ko ng umagang yun, Kuya Bono, kaya't nung ayain pa ako ni Dagul na mamasyal sa farm nila, sa tabi lang din ng dagat ay sinabi kong ipagpaalam muna niya ako sa mama ko. Kaya noon ay nagkakilala na rin sila ni mama. Noong kasal ng pinsan kong si Donnie, malaki pang naitulong ni Dagul kay Donnie at noon pa lang ay bayaw na ang tawagan nila. Kaya lang ay alam din kasi ni mama at ate ang tungkol kay Jun Hay at ang inchik kong maniligaw ang mas gusto nila para sa akin. Guwapo kasi talaga si Jun Hay, Kuya Bono, pero that time kasi ay nalilito pa ako kung sino ang pipiliin ko. Pagkatapos ng kasal ni Donnie ay umuwi na rin kami sa bayan namin at ilang araw lang ang nakalipas ay nag-birthday ang bunsong anak ng ate ko. At noon ko na nakilala si Rigo dahil kasama niya noon si Ate Lira na noon ay kapitan na ng barangay namin. Saglit ko silang nakakwentuhan noon
Pero hindi nabanggit ni Ate Lira sa akin na nasa kanya na ulit si Vincent. Nalaman ko lang na nasa amin pala si Vincent noong marinig ko na ang part 2 ng story ni Rigo. Noon ko rin na siguro Kuya Bono na siya talaga si Vincent na ex ko batay pa sa mga detalyang naibigay ni Rigo sa kanyang kwento. Muli ko pang pinakinggan ang part 1 ng story ni Rigo noong 2020 kaya naman na-refresh pa sa alaala ko ang mga pinaggagawa ni Vincent noon. Nakakatawa na talagang natangay sa karangyaan at luho si Vincent noon dahil liban sa pinapadala ng mga magulang niya na pera, nagpapadala pa ako ng sapat pero namamakla pa pala siya. Never kong ikinatuwa ang sinapit niyang disgrasya Kuya Bono pero sa tingin ko, leksyon talaga yon sa kanya. Kaya lang, hindi ko pa rin nagustuhan yung sinabi niya na irereto pa daw niya ako kay Rigo at kung magiging kami daw ni Rigo ay makakabawi na siya sa akin. Naloko ako sa linyahang yun Kuya Bono. Ano akala niya sa akin? Desperada. Nandito na ako sa Hong Kong noong mapakinggan ko ang part 2 ni Rigo pero that time Kuya Bono ay kasal na ako kay Dagul at may anak na kami. Actually, 2 buwan bago ako bumalik ng Hong Kong, nag-decide na kami ni Dagul na lakarin ang application namin for marriage license para pag-uwi ko pagkatapos ng kontrata ko ay magpapakasal na lang kami. Noon kasi Kuya Bono ay nag-chat ang amo kong babae at sinabi niyang nag-extend pa sila ng bakasyon sa Europe at sasabihin na lang daw niya ako kung kailan ako babalik ng Hong Kong. Isang linggo bago ako tawagan ng amo ko, na-release ang marriage license namin. Pero syempre bitin ang isang linggo para sa preparation ng kasal. Sabi ni Dagul, magpakasal pa rin kami. Nalito ako Kuya Bono kasi gustong gusto ni Dagul na makasal na kami. Hindi na siya makapaghintay. Ayoko namang mataranta ang pamilya ko kaya't ang nangyari ay nagpakasal kami sa mayor Kuya Bono. Natig isang kaibigan lang namin ang kasama namin. Hindi namin pinaalam sa mga pamilya namin. Hindi makapaniwala si mama nung sabihin ko sa kanya pagbalik ko dito sa Hong Kong na ikinasal na ako bago pa ako nag-flight. Si Dagul din ang naghatid sa akin sa Maynila nung flight ko na. At syempre, sa hotel ay may nangyari na sa amin ng ilang beses. At okay lang naman yun kasi kasal na kami. Para kay Dagul Kuya Bono ay pinakamataas na pangarap daw niya ang makatuluyan pa rin ako. Halos hindi ko nga kayang paniwalaan na mula nung high school kami ay wala siyang ibang minahal na kasing tindi ng pagmamahal niya sa akin. Siya ang first boyfriend ko pero hindi talaga ako seryoso noon sa kanya kasi nga may gusto akong iba. Nakisakay lang ako sa trip niya noon dahil nga nasasaktan ako na iba ang niligawan ni Vincent. Alam ko ding nasaktan ko ng sobra si Dagul noong maging kami ni Vincent pero akalain mo, siya pa rin pala ang makakatuluyan ko. Walang araw at gabi na hindi kami magkausap ni Dagul o Franklin Kuya Bono. Para kaming mga teenager na kahit may ginagawa ay nakapasok sa tenga ang AirPod dahil kausap namin ang isa't isa. Dito ako sa Hong Kong nagbuntis Kuya Bono pero nung 6 months na ang tiyan ko ay pinauwi ako ng amo ko. Sinalubong ako ni Dagul sa airport at itinira niya ako sa Norsagaray dahil noon ay doon sila may trabaho. Sanitary engineer kasi siya Kuya Bono at malaking planta ang kontrata nila noon sa Norsagaray. Sa apartment niya ako tumira hanggang sa mga anak ako. Dumating din noon ang mama ko upang tulungan ako. At yun nga, napakagwapo ng pinaglihian ko Kuya Bono, pero
Kamukha naman ng asawa ko ang isinilang ko. Pero cute naman ang baby ko at love na love ko ito. Kaya lang, 6 months old lang siya nung iwanan ko siya dahil may kontrata akong hindi natapos na siyang tinutuloy kong tapusin ngayon kaya nandito pa rin ulit ako sa Hong Kong. Gusto kong humingi ng pauminhin kay Vincent dahil nadawit siya sa kwento ko. Hindi naman ako nauna, kundi ang kaibigan niyang si Rigo. Noon pa man, wala akong galit kay Vincent, Kuya Bono. Sa totoo lang, naaawa ako sa kanya kahit na alam kong hindi niya kailangan ng awa mula sa kahit kanino. Hiling ko lang na sana makalakad pa siya dahil sure naman ako na natutunan niya na ang leksyon na hatid ng nangyari sa kanya. May bahay na kami sa amin, Kuya Bono, pero pag uwi ko siguro, sa Claveria kami titira ng mahal kong asawang si Dagul at ang anak namin si Franco na ngayon ay inaalagaan ng mama ko. Gusto pa kasi naming dagdagan si Franco, Kuya Bono, kasi 2 pangalan pa ang pangarap naming maging pangalan ng mga babies namin. Gusto namin ng mga pangalang Amaya at Klein. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, at sana this time, mabasa mo na itong kwento ng buhay at pag-ibig ko. Umaasa, Ami. Ang maganda dito sa Kahugot TV, mga kahugot, ay wala ditong pila, hindi kagaya sa SIT at saka DKB na nakapila ang mga kwento, sapagkat ang Kahugot TV dapat ay para sa mga lumang kwento at sa mga part 2 na mga ito. Kaya nang wala namang dumarating pa ng part 2, kaya nung hilingin ang kahugot natin si Ami na kung pwede mabasa agad ito, ay isiningit na natin dito sa Kahugot TV para siguro na may upload naman tayo dito. And paalala lamang, mga kahugot na nagpapadala ng mga kanilang kwento, karapatan nyo po na baguhin ang mga pangalan na involved sa kwento nyo, ganoon din pangalan ng mga lugar. Hindi nyo po kailangang sabihin ang totoo kung sa tingin ko ay malalagay naman kayo sa alanganin. Ganoon din ang pagpapadala ng mga litrato, hindi po namin kayo inuobliga, although masaya kami kapag nakikita namin ang itsura ng letter sender, pero hindi po obligado, ha? At ulitin ko, subukan po nating magpakatotoo lagi sa ating mga kwento. Ano po? Kaya naman humahanga ako sa mga nagsesend ng mga stories na kahit na mababash sila dahil sa mga mali nilang nagawa ay go lang. Sapagkat yun ay totoo. Hindi po ba? Hindi yung ginagawa mong bida, yung sarili mo para lang hangaan ka. Hindi po tama yung ganun. Mas maganda po yung totoo. At least ay oo, totoo. Hindi ba? And maraming salamat sa pagmumulat mo rin sa amin tungkol dun sa bagay na ayaw mo sa ating programa. Matagal ka na rin alam na nakakainis yung masyadong mahabang intro. At maraming salamat sapagkat napaalala mo yun sa akin, kahugot na Ami, at maraming salamat sa iyong kwento. Napakaganda rin naman, kaya lang yun nga. Nakulangan ako kasi hinahanap ko yung mga romantic parts ninyo ng asawa mo na ano ba yun? Sinadya mo bang huwag i-share sa amin yung mga pangyayari sa pagitan ninyo na sana'y magpapakilig sa amin? Mas marami ngang romantic parts dun sa pagitan nyo ng ex mong si Vincent. Kaya hindi ko tuloy maisip na tanongin sa'yo yung totoo, Ami. Naka-move on ka na, talaga kay pasensya na nabubulon ako kasi ayoko talaga sanang tanongin ito sa'yo. Totoo ba na naka-move on ka na kay Vincent? Kasi ako at saka yung mga iba nating kahugot dyan na talagang magaling, mag-obserba, makinig sa mga kwento, napapansin nila yung damdamin ng isang tao base sa paglalahad. At naramdaman ko yun
parang meron ka pang something kay Vincent. Napapamarites tuloy ako. Pero sana naka-move on ka na talaga at sana nga ay lubos mo nang tinanggap at pinahahalagaan ng asawa mo kahit na noon ay nireject mo ito, hindi ba? Sana ay totoo na, sana ay hindi mo lang siya ginawang option sapagkat wala ka ng choice, ano? Kasi nakita kong mahal na mahal ka talaga ni Franklin and he deserves your love. Kaya sana kung sakali mang mali kami sa aming sapantahan na meron pang something si Vincent sa'yo, ay iwaglit mo na at subukan mo nang ibigay yung todo mong pagmamahal sa asawa mo. Again, maraming salamat sa'yo, Kahugot na Ami, for sharing your beautiful story dito sa Kahugot TV. At ngayon sa ating mga shoutout, gaya ng dati, rekta tayo sa YouTube comments at iset lang natin sa newest first o pagkasa ganun ng una, siya talaga ang mababasa. At siya ay walang iba kundi si Giovanessa. Sunod si Jessica Gundan. Pakatlo si Maylin C. Bergonia Batuelo ng Hong Kong. At shoutout din kay Gary Utanes, ganun din kay Shin Alfeyos. Maganda daw si letter sender. Oo, si Sari na may-ari ng Sari Store. Shoutout sa iyo. Maraming salamat. Gaya nito, nagpakatotoo talaga tong si Kahugot na si Sari. Thank you so much. Hossein Lagwa, shoutout to you. Ganun din kay Kenneth Pitines ng San Mateo, Isabela. Rahima Budi, shoutout daw sa Binir Juan, Cotabato City. May Allah bless us all. Amen. At Premium Mate says, Kimi Ordan pala here ng Hong Kong. Maraming salamat sa palaging pakikinig. Pa-shoutout Kuya Boro, listening here in Hong Kong. Pabati po sa pamilya ko dyan sa Cagayan Valley. Lalo na yung anak ko na si Clyset Alicia, wala kay Aya Tolentino. At Latagao sa Japan, shoutout to you. Ganun din kay Jennifer Magiliano. And Edward Wilson Kalika, pa-shoutout kini insan ko nga Arnel, congrats ta pimasa iti board exam na. Wow, congratulations, Arnel Hilario. At July Cesar Matda, shoutout to you, ganun din, sabi ni Ariel Banyao. Pa-shoutout Kuya Bono here in Singapore, maraming salamat at may bago na namang papakinggan. Maraming salamat sa mga walang samang umaantabay sa ating mga bagong kwento. Sana hindi kayo magsasawa. At mula naman kay Paul Andres, sabi niya, shout out sa next story mo. Salamat Paul Andres. At shout out Kuya Bono kay paring Rafi Bugay na naghanap ng love life. Salamat po Kuya Bono mula kay Daniel Bartolome. Sabihin mo mag-comment siya dito, baka sakaling may makapansin sa kanya, no? Hi Kuya Bono, shout out po sa family medico sa Ilagan City, Isabela, lalo na sa asawa kong si Richard Bautista. Wala naman kay Jess Medico. Pa-shoutout po sa lahat ng kapareho kong nag-aabang ng mga story nyo. Gustong-gusto kong makinig lalo na kapag may ginagawa ko. Hindi ko namamalaya ng oras. It's me, Levy Tandayo Biyong. Maraming salamat, Levy. Ana Marie Pineda, shoutout to you kahit hindi ka nagpapa-shoutout. Pa-shoutout po sa anak kong nag-aaral ng pagkapare na si Reverend Father Marxis V. Guanizo. Mula sa kay Nelson Guanizo, ay nag-aaral pala sa pagiging pare, ano, si Marxis. Tama ba yung bigkas ko ng pangalan? Is it Marxis? At Colin Casil, sabi niya pa, shout Kuya Bono, dito ako sa Make Hawaiian Bulacan, Maris Beauty Salon. Maraming salamat sa pakikinig. Lahat ng staff ng Maris Beauty Salon at sa kanilang mga customers. Pa-shoutout Kuya Bono, lagi nag-aabang sa bagong kwento. Thank you po, mula naman kay Axon Glideline. Hi Kuya Bono, listening here in Baguio. Pa-shoutout naman po from Mountain Province, siya si Rica Marie. Hello Kuya Bono, thank you for new upload. Shoutout sa family Tabangkura sa Tuwaw, Cagayan Valley. I miss you all, God bless and take care always. Mula naman kay Joanne Rose Tabangkura. Shoutout kay Grace and Sherwin Ablao. Maraming salamat sa laging pagkantabay. Benjamin Kebalayan sa shoutout Kuya Bono, listening here in Isabela Basilan. Shoutout sa inyo dyan mga kahugot. Shoutout Kuya Bono sa asawa ko na si Marcelo Peralta at sa mga anak kong laging asot pusa, daga kong mag-aaway. Si Mark Daniel Daisel Maxine, mahal na mahal ko kayo from Nueva Ecija, San Jose City. Barangay Kulaylay kami, Kuya Bono. God bless your program. Ingat ka palagi. Daisy Peralta. Ayan.
Okay lang yan, ano, basta wag lang magsakitan. Ganun talaga ang mga bata. Pretty Angel, listening here in Diamond Hill, Hong Kong. Salamat, Pretty Angel. Axel Tamang, shout out to you. Shout out, Axel of Singapore. Thank you. At panghuli muna, this coming May po, magpapadala pa ako ng love story ko, Kuya Bono, part 1 and part 2, kasi matagal na akong nakapagsulat sa story ko sa part 1. 10 years na, kaso sulat lang noon yun at nasa akin pa. Di ko lang naipunta noon sa station mo sa Cagayan. Pero promise, Kuya Bono, pag uwi ng Pitas pagkatapos ng Ramadan, isi-send ko sa email mo, Kuya Bono. Busy po kasi ako sa panahon ngayon. Love lots and take care always, mga kahugot. Silent listener po ako, Papa Bono. Ito ang libangan ko dito sa Saudi, mula kay Jess Medico. 10 years ago, matagal na rin yun na, oh, na nasa radyo pa yata ako noon. Something like that. Okay, Jess, antabayanan namin ang iyong kwento. At yan na muna, mga kahugot. Muli tayo magkakarinigan sa panibagong kwentong hatid. Hopefully, ano, ng Kahugot TV, sana may magsenda ng part 2 kaya old story na hindi pa napapakinggan. Stay healthy, kahugot. Stay safe and God bless us all. Kahugot, nais mo rin bang ibahagi ang iyong totoong kwento ng buhay at pag-ibig? Ngayon pa lang, thank you na sa'yo. Pero tandaan lamang ang mga sumusunod. Number 1, gamitin ang wikang Tagalog o Taglish at please lang, tama sana lahat ng spelling mo. Iwasan ang shortcut typing gaya ng style mo sa pagte-text gamit ang basic phone na dikipad noon. Number 2, huwag gumamit ng kahit anong uri ng emoji o emoticons. Hindi yun kailangan. Number 3, mag-type gamit ang Microsoft Word sa iyong computer or laptop o mag-download ng Word app at ito ang gamitin mo sa pagta-type ng kwento mo upang makita mo kung ilang words na ang natatype mo. Kasi mababasa lang ang iyong kwento sa DKB kung ito ay naglalaman ng 5,000 hanggang 6,000 words. Kung mas mababa sa 5,000 words, mababasa ito sa SIT or Somewhere in Time channel. Number 4. Kung maaari, maglakip ng picture mo or maikling video. Totoong picture o video mo, ha? Kung pwede lang naman, okay lang kung mas gusto mong maging privado ang iyong itsura. Number 5, ipadala ang iyong kwento sa email address na dearkuyabono@gmail.com. Hintayin namin ang kwento mo, kahugot. Salamat!